What's up guys, this is Wyvern again for another Game Enthusiast Meal for Video Guide, and now we are doing the last crawl of All for Naught, which is the Different Intentions. Si Miss Quad sa featured channel natin na Gate to Trade. Okay guys, proceed tayo. Before natin simulan yung clue number 1 ng mystery na to, kailangan muna natin siyang i-unlock. Kasi, unlike other mysteries na natapos mo na, automatically nag-unlock yung next scroll. Dito hindi. So, i-unlock muna natin to. Meron tayong mission request na kukunin, like what I've mentioned dun sa previous video ko, itong Yu Yang's feelings. Tapusin muna natin to. And siguro may magtataka or magtatanong kung bakit doon sa thumbnail dito sa video na to may nakalagay na The Return of the Comeback of Madam Jo. Kasi si Madam Jo, kasama ko na sa mystery na to ulit. So, sinundan ko siya sa server niya para makasama ko ulit siya sa pag-mystery. Kasi masipag mag-mystery yun eh. Masarap kasama. So, sa mga naghahanap kay Madam Jo, yun yung magtatanong sa akin ng mga subscriber natin. Ito, kasama na natin siya dito ngayon sa mystery na to. So guys, pwede kayo dito sa spot na to, and pwede rin naman kayo dito sa may green boss mag-kill ng 320 mobs to finish the mission request. So yun guys, tapos na natin yung mission request, but hindi pa dito ma-unlock yung last crawl ng All for Naught. So gagawin natin, teleport back tayo dito sa may Fantasia Desert. As you can see, meron na ditong purple na icon kay Godo. Teleport tayo dito kay Godo and kakausapin lang natin siya. Then after that, itong babae na katabi niya, tapat tayo rito and then mag-emote tayo dito na magbigay tayo ng bouquet bulaklak. Automatic yan. So after this one, teleport naman tayo sa spiritual center dito sa resident NPC kay Waju. Yan. Teleport tayo dito and the same thing din yung gagawin natin. Datapat lang tayo sa kanya and then emote ulit yung bouquet. Ibigay lang natin siya ng bulaklak. Ayan. So after this one, balik ulit tayo sa Fantasia Desert, dun kay Gudo. Teleport ulit tayo kay Gudo. And mag-a-unlock na yung ating mystery, Different Intentions. So, proceed na tayo sa clue number 1, punta tayo kay yung ghoul. Ayan, so unlock na natin ang ating clue number 2. Sa clue number 2, ito yung magkakraft tayo ng pang-summon ng boss kay Violent Sean Saljo. Saljo or whatever. So, ang materials na kailangan natin dito guys, ito yung may epic na spirit treasure. Ito, itong Boundless Taiji Mirror at saka Sealed Demonic Cold Tome. Medyo mahirap siyang makuha. Meron sa market sometimes pag naswertehan kayo, mahal nga lang. Tapos yung sword na nakakraft kay UB6 sa Spiritual Center, yun ang kailangan natin dito para makraft natin yung pang summon. Ito siya, Chon Salvio Summon Badge. Okay. Pagkakraft nyo nito, punta tayo sa, saan ba yun? Dito sa Rakat Labyrinth. Dito tayo Secret Passage para mabilis. Dito yan sa side na to, sa corner na to, doon tayo pupunta. Medyo masakit yung boss dito guys. Tapos nagre-reset siya. Huwag nyong hilahin doon sa may hagdanan na yon. Kasi
magre-reset siya pag masyado na siyang malayo sa kanyang summoning point. Level 130 yung boss, makunat, tas masakit. Eto, kasama na namin si Madam Jo dito at saka si Boss Ryan dito. Inintay talaga kami na makarating sa part na to para sabay-sabay na kami mag-mystery. So thank you so much sa inyong dalawa. And wait nyo kami ulit sa next mystery and we're going to process that one maybe one of these days. Sana magkameron lang ng ano available time. Ayan guys, tapos na natin. Nakilala natin yung boss. Ang kailangan lang dito, kill lang. Wala siyang drop. So after that one, balik tayo kay yung goal. Alright, so unlock na natin ang ating clue number 4. Sa clue number 4, we are going to kill Grave Robber Demon sa Rakat Labyrinth 2F. Actually, hindi to kill lang ng mobs. May specific drop siya na hindi naman nakikita sa bag mo. Kasi kahit pumatay na kayo dyan ng 5,000 mobs, hindi pa rin siya lahat ng kakount dun sa 1-5 na requirements. Bali, may necessary item lang na drop dun sa mobs. Mapapansin nyo naman, no? Makakapatay kayo, pero hindi siya lahat nagka-count. And guys, ito yung ideal spot para mag-AFK. Ito din yung spot dun sa mission request kay Yu Yang's Feeling, yung ginawa natin kanina. So after natin makuha yung necessary item or required item na 1,500, unlock na natin ang ating clue number 5. So balik ulit tayo kay Yung Gun. Okay, so unlock na natin ang ating clue number 6. In this clue, pupunta lang tayo kay Chef Sanggar, yung matanda dito sa may dulo. And unlock na natin ang ating clue number 7. So sa clue number 7, another 1-5 Crypt Keeper Demons at Rakat Labyrinth 2F. So, ganun din to katulad nung kanina, hindi lang siya basta kill ng mobs, may specific drop ulit. So, medyo matagal siya like nung kanina. So, dito tayo magte-teleport sa may green boss sa baba. And medyo hindi ideal tong spot dito sa may green boss, lalo na kung mga chocolates pa naman tayo. Mahirap mag-AFK, no? So dito tayo sa kabila, teleport tayo dito sa may secret passage na to. Itong room dito sa kabila, pwede rin tayo dito mag-grind or dito pwede rin natin makuha yung required item. And after natin mag-gather yung 1,500 necessary items, unlock na natin ating clue number 8 and babalik tayo kay Chef Sanggar sa Fantasia Desert. Ayan, so unlock na natin ang ating clue number 9. Sa clue number 9, pupunta tayo ng Elite Rakatomb 2F at kakausapin natin si Hamin. Thank you.
Ayan, so unlock na natin ang ating clue number 10. Sa clue na to, guys, kikilang tayo ng 3,000 test subject demon. Dito lang din yan, located sa Elite Rakatom 2F. Dun sa may pink na boss. Pwede tayong mag-EFK grind doon kasi hindi naman ganun kasakit na yung mga mobs dito. Ayan, so after killing 3,000 test subject demons, unlock na natin ang ating clue number 11. So sa clue na to, babalik tayo dun kay Yunggol sa Fantasia Desert. And now, we unlock our clue number 12. So, sa clue number 12, guys, kung natatandaan nyo yung previous mystery natin, yung may tatlong statue na sinusummon tayo, green, blue, and red, dito sa Fantasia Desert, Elite. Same lang din yun ito, pero mas madali ito kasi wala tayong boss na papatayin. Mobs lang talaga. So, teleport tayo dito, guys, sa may green boss and para mas mabilis nating ma-access yung location. So, ito yung guys, yung tatlong statue, green muna. 30 monster lang naman yung papatayin. Pag naubos yung oras nyo at hindi nyo pa na tatapos yung 30 mobs, summon lang ulit kayo, paulit-ulit lang. So, madali lang to compare dun sa previous mystery na kailangan talaga halos buong clanan dun kasi may boss na papatayin and mabilis masyado yung oras, mawawala na agad yung mga monster. So, dire-diretso na to, pag natapos nyo yung 30 mobs, mag-unlock yung clue number 13 and so on. And guys, friendly reminder lang, huwag kayong mag 15-man party dito para mas madali. 5-man party lang. And after natin mag-kill ng another 30 mobs, 14 naman, unlock na natin yung clue number 14 and required naman is 40 mobs. Dito naman tayo sa red statue mag-summon. Hindi naman din ganun kasakit to. Madali lang. Paulit-ulit lang yung summon. Kami, siguro naka 3 times summon ako or 2 times bago namin natapos. So, ayan. After killing the 40 mobs, unlock na natin yung ating clue number 15. So, sa clue number 15, babalik tayo ulit kay Yunggol. Alright, so unlock na natin ang ating clue number 16. Sa clue number 16, guys, pupunta tayo sa Desert Road kay Kwai. And magpe-pretend tayo ng sad. So teleport tayo dito sa may resident NPC. Alin ba mas malapit? Ito kay Nam Chinu siguro. Pagka-teleport nyo dito, makikita nyo dito si Yunggol. So tapat lang kayo kay Yunggol and mag-emote kayo ng sad. Ayan. Busted si Yunggol dito sa story na to, guys, kasi nanliligaw nga siya dun sa babaeng katabi niya dun sa may Fantasia Desert. So ayan, after yung mag-emote ng sad, tapos na natin ang ating different intentions, ang last scroll ng All for Naught. And maraming salamat sa lahat ng subscriber ni Game Enthusiast, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng sumusuport sa YouTube and Facebook page. Maraming salamat. And sa lahat po ng bagong viewers natin, subscribe na po kayo sa ating channel and marami pa po tayong more videos na i-upload in the future. Thank you for watching!